Ang ating pong teksto sa araw na ito ay ating matatagpuan sa aklat ng Lucas chapter 19 verses 28 hanggang 40. At ganito po ang nilalaman, ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem, nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok ng mga olibo, isinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayo. Sa pagpasok do'y matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ninuman. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinakalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. Lumakad nga ang mga inutusan na tatagpuan nila ang asno ayon sa sinabi ni Jesus. Habang kinakalagan nila ang batang asno, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalagan iyan? Kailangan po ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Habang siya'y nakasakay sa asno, inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahanga-hangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sinabi naman sa kanya ng ilang paraseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Isang magandang araw sa ating lahat. Tayo ay muling mananambahan online hanggang sa susunod na linggo, batay na rin sa ating pagsunod sa guidelines na inilabas ng ating gobyerno. Sama-sama tayong manalangin na tuluyan ng masolusyunan at malutas ang sakit na ito. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa 8,000 kaso kada araw dito sa ating bansa pa lamang. Ganun din, alam natin ang hirap at sakripisyo na patuloy na nararanasan ng ating mga frontliners at ng sambayan ng Pilipino. Kaya patuloy tayong dumalangin na patuloy nang matuldukan ang sakit na ito sa ating kalagitnaan. Kung nasa maayos lamang na sitwasyon tayo, malamang buwibili rin tayo ng ating mga palaspas upang ilagay sa mga pintuan ng ating mga tahanan. Ang kwentong ito, mga kapatid, ay napakahalagang paksa sa kasaysayan ng ating pananampalataya, kung kaya ito ay ating mababasa sa apat na gospel sa New Testament, mula sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ang pamagat ng ating mensahe sa araw na ito, matagumpay nga bang nakapasok si Jesus sa ating buhay? Ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay makasaysayan sapagkat hinahayag na niya sa publiko na siya nga ang Misaya, ang tagapagligtas at ang Diyos ng Israel. Patid natin sa mga unang bahagi ng kanyang misyon ay lagi niyang sinasabi na huwag sasabihin kanino man ang mga pagpapagaling na kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Ngunit ngayon, ay kanya na itong hinahayag sa lahat. Ang paghahayag din naman na ito ni Jesus sa publiko ay ang dahilan kung bakit siya hahatulan ng kamatayan sa krus. Ayon sa ating teksto, dumarating siyang may kapakumbabaan. Siya'y sakay ng isang batang asno. Dumadaan siya sa kabilang bahagi ng Jerusalem, kaya siya ay pababa ng bundok ng olibo.
Dumating siya katulad ng pagdating ng isang ordinaryong hari. Ang mga tao ay iwinawagayway ang kanilang mga palaspas. Ang iba naman ay naglatag ng kanilang mga balabal sa daraanan ni Jesus habang sumisigaw ng Hosanna. Ang Hosanna ay galing sa isang Hebrew word na Hosiana na ang ibig sabihin, "Please save, iligtas mo kami." Sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, sakay ng isang asno, ay natupad ang sinasabi ng kasulatan na matatagpuan sa Zechariah 9:9. At ganito po ang nilalaman, "O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan. Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi, dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan." Dumarating siyang may kapakumbabaan. Nasa salitang Greek, ito ay may kahulugan na pros. Means considerate, meek. But in original Hebrew text, it means ani or poor. Alam naman natin that poverty is a central theme to Jesus' ministry because He preached the good news to the poor. Siya din naman ay galing sa lugar ng Betania. Ang lugar ng Betania ay galing sa salitang Greek na ang ibig sabihin ay house, at ani means poor. House of the poor. Pansinin din natin ang mga kwento bago ang tagpong ito sa chapter 19 mula sa chapter 18. Balikan po natin, mga kapatid, yung mga kwento ng chapter 18. Ano ba yung nilalaman nito? At upang maunawaan natin ang sinasabi ng ating teksto sa araw na ito. Mga kapatid, ang chapter 18 ay mga kwento tungkol sa paghahari na inulunsad ng ating Diyos sa pamamagitan ni Jesus, na ang kanyang paghahari ay may kapakumbabaan at tumatanggap sa mga taong itinuturing na mababa ng lipunan. Dito rin natin mababasa ang kanyang utos sa isang lalaking mayaman na nagnanais sumunod sa kanya. Ang sabi ni Jesus na ibenta nito ang kanyang mga ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap. Ang chapter 19 din naman ay nagsimula sa kwento ni Zaccheo, isang tax collector na nagsisi at nangako na ibabalik nang apat na ulit kung siya man ay makapandaya ng kanyang kapwa. Ganun din ang talinhaga ng mga alipin na pinagkatiwalaan ng mga salapi ng kanilang hari. Nasa chapter 19 din ang paglilinis ni Jesus sa loob ng templo, kanyang pinagtataob ang lamesa sa loob ng templo dahil ginagawa nitong lugar ng mga magnanakaw ang lugar na kung saan dapat tayong lahat ay dumadalangin. Ang pagsakay niya sa asno ay nangangahulugan na ang kanyang paghahari ay hindi katulad ng mga hari ng kasalukuyan. Marangya, marahas, at pumapatay. Ganun din ang mga hari sa kasalukuyan ay mayroong mga sundalo, maraming kawal, maraming sandatang pandigma. Ang kanyang paghahari ay mapagpakumbaba, ngunit naglilingkod. Ang kanyang dinaraanan ay mga damit at balabal ng mga taong nasa laylayan, hindi sa red carpet. Siya ay dumating hindi sa pilitan, ngunit nagtungo sa Jerusalem sa ngalan ng pag-ibig. Hindi niya sasakupin ang ating mga teritoryo, hindi niya kukuhanin ang ating mga ari-arian, ngunit nais niyang pasukin ang ating mga puso upang magkaroon ng isang ganap
na pagbabago. Kaya sa tagpong ito, ating balikan ang pamagat ng ating mensahe at patuloy natin itong pagbulayan sa mga sandaling ito. Matagumpay na nga bang nakapasok si Jesus sa ating buhay? Mahalaga nating itong itanong sa atin sapagkat ang mga tao sa panahong ito na sumisigaw ng Hosana, makalipas lamang ang ilang araw, ang isinisigaw na nila, "Crucify Him," ipako siya sa krus. Bakit? Dahil sa disappointment. Iba yung inaasahan nila na gagawin ng Diyos. Ang inaasahan nila, isang hari na papalit sa pamumuno ng kanilang kasalukuyang hari na mapang-abuso sa kapangyarihan. Ngunit, ang pagsakay ni Jesus sa batang asno ay nangangahulugan ng kanyang pagiging mababa. Ibig sabihin, ang pagpasok ni Jesus sa ating buhay ay upang magdala ng fruitfulness in humility. His entry is to oppose the love of people to material wealth. His entry is to bring freedom from this false sense of living. It is a demonstration of God entering our hearts to change us from within. Gawin nating matagumpay ang pagpasok ni Jesus sa ating buhay. Gamitin natin ang mga biyaya na nagmula sa Kanya, hindi upang itaas ang ating mga sarili, hindi upang harangan ang ibang tao papalapit sa Diyos, kundi gamitin natin ang mga biyayang ito upang umabot sa ating kapwang may higit na pangangailangan sa panahon ito. Mga kapatid, araw-araw nating papasukin si Jesus sa ating buhay. Mapanghamon ng panahon. Kaya't malapat din na araw-araw nating itakwil sa ating buhay, maging sa ating lipunan, ang kahit anong uri ng pagmamataas at kasalanan. Tandaan natin ang mga salita ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 6 verse 33. "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Mga kapatid, huwag muna nating tingnan yung pangalawang bahagi ng talatang ito. "These things shall be added to you." Ito yung gusto-gusto nating marating at maabot dito sa lupa. Ngunit mga kapatid, nakakalimutan natin na ang unang tagubili ng Diyos ay hanapin muna ang kanyang kaharian at itatag ito dito sa lupa. Ganun din ang kanyang kabutihan ay patuloy nating sundan bago natin makakamtan ang lahat. Ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at paggawa ng kanyang layunin ang maging una nawa sa ating buhay. Kung maitatatag natin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, mga kapatid, sama-sama natin lahat tatamasahin ang biyaya na nagmumula sa Diyos. Pantay-pantay, sama-sama, walang mataas, walang mababa. Sa pangalan po ng Panginoong Diyos, maging matagumpay nawa ang kanyang pagpasok sa ating buhay. Bigyan nawa tayo ng Diyos ng isang puso na marunong mapagpakumbaba at patuloy natin sama-samang itatag ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating kapwa. Sa pangalan ni Jesus,